Magandang umaga sa inyo, class. Ngayon ay magsitayo ang lahat para sa papungad na panalangin. Sige, Juan. Simulan mo ang panalangin. Amen. Ngayon, may lumiban ba sa klase? Wala. Sige, mabuti. Ngayon ay magbabalik-aral tayo noong nakaraang linggo. So, ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Economics, okay, mahusay. Maaari nyo bang ibahagi kung ano yung economics? Sige, itaas ang kamay kung sino yung nais na magbahagi. Sige, Juan, tumayo ka. Mahusay! May nais pa bang dumagdag o mag-additional? Wala na, okay? So ngayon, class, ay may inihanda ako sa inyo na scramble word. Hanapin ko sandali yung gunting. At itong scramble word na ito ay inyong iwawasto. Okay, class. Nakita nyo ba? Nakita ba ng lahat? Okay, mahusay. Ngayon, simulan nyo na ang pagwasto. Okay, tapos na bang lahat sa pagwasto? Itaas ang inyong papel. Oh, mahusay! Lahat ay naiwasto ninyo ng tama. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating mga sarili. Okay, so ngayon ay mayroon akong ibibigay sa inyo na tigi isang kopya tungkol sa paksa na ating tatalakayin ngayon. Joanne, pakidistribute mo nga to. Okay, tapos na bang na-distribute? Okay, so ngayon ay simulan nyo na ang pagbasa. Okay, tapos na ba ang lahat sa pagbabasa? Okay, mahusay. Okay, ibigay nyo sa akin ang kopya. Okay. So, ngayon ay may inihanda akong katanungan. Handa na ba kayo? Okay, sandali lang ha. So, ano-ano ang kaibahan ng macroeconomics at macroeconomics? Okay, sige, Joanne, tumayo ka at ibahagi ang inyong tanong, ang iyong sagot. Okay, mahusay! Talagang binasa ninyo at inintindi ng mabuti. May dadagdag pa ba? Okay, wala na. Sige. Ngayon ay dumako naman tayo sa susunod na katanungan. Ano ang kahulugan ng primitive? Itaas ang kamay sa nais na sumagot. Okay, sige, Ana. Tumayo ka at ibahagi ang iyong sagot. Mahusay! Tama ang inyong sagot. May dadagdag pa ba?
Okay, dahil wala na, ay dumako na tayo sa susunod na katanungan. Ano ang kahulugan ng feudalismo? Okay, sige Juan, ibahagi ang inyong sagot. Mahusay! Tama ang inyong sagot. Itaas ang kamay sa nais na mag-adisyonal. Okay, dahil wala nang nag-adisyonal, ay dumako na tayo sa susunod na katanungan. Ano-ano ang kahulugan ng kapitalism o kapitalismo? Okay, dahil walang nagtaas ng kamay sa inyo, ay ako na ang pipili. Okay, Juan, tumayo ka at ibahagi ang inyong naiintindihan. Okay, magaling! May nais pa bang mag-adisyonal? May nais pa ba? Okay, wala na. So ngayon ay dumako na tayo sa huling, sa panghuling katanungan. Ano ang kahulugan ng komunismo? Okay, sige, Ana, ibahagi ang inyong sagot. Mahusay, tama ang inyong naging sagot. Okay, ngayon ay may dalawang numero akong inihanda at bubunot ako ng dalawang numero. At kung sino man ang nasa numerong iyon, ay siya ang sasagot sa aking tanong. So, Joanne and Juan, tumayo kayo para sa katanungan. Okay, Joanne. Ito ang inyong tanong. Ito ay nahahati sa dalawang disiplina. Ito ay nahahati sa dalawang disiplina. Okay, mahusay. Maaari ka nang umupo. Maaari ka nang umupo, Juan. Okay. Okay, Juan. Ito naman ang inyong katanungan. Ibigay ang limang uri ng sistemang pang-ekonomiya. Ibigay ang limang uri ng sistemang pang-ekonomiya. Okay, mahusay Juan, naibigay mo. Okay, sige, maaari ka nang umupo. So ngayon, ay hahatiin ko kayo sa limang grupo. At pipili kayo ng mga uri ng sistemang pang-ekonomiya. At ilahad ito kung bakit mahalaga. At gagawin niyo ito sa pamamagitan ng graphic organizer. Naiintindihan ba? Naiintindihan ba, class? Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng 20 minuto upang tapusin ang aking pinagawa. Okay, tapos na ba ang lahat? Oras na. Sige, ipaskill nyo na ang inyong ginagawa. Ipaskill nyo na ang inyong ginawang graphic organizer. Thank you.
sa pangalawang grupo ay naputol yung gawain ninyo. Pero okay lang kasi nakita naman yung ano, yung mga kailangan. Yung kailangang ilagay sa graphic organizer. Okay. Okay? Babasahin ko muna ito sa glyph. Okay, base sa aking ano? Base sa aking napagmasdan ngayon ay ang inyong nabuong mga graphic organizer ay tama. Naibigay niyo talaga ng kahalagahan ng sistema ng pang-ekonomiya. So ngayon ay dahil ngayon ay tapos na nating makita ang kahalagahan na inyong ipinaskil. Ay mayroon akong inihanda sa inyo. Magkaroon tayo ng maikling pagsusulit. Kaya kumuha ng 1/4 na papel, lagyan ng pangalan. Okay? Nakahanda na ba kayo? O, sige. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa 1/4 na papel ang sagot. Unang tanong. Ang sistemang pang-ekonomiya na ito ay tinutukoy ng napakaliit na paghahati ng paggawa at pagre-resulta sa pagiging mahabang produkto at nakabatay sa pakikipag-ugnay na pakikipagpalitan sa loob at sa pagitan ng mga pamilya o tribo kaysa sa merkado at mga transaksyon. Ulit, ang sistemang pang-ekonomiya na ito ay tinutukoy ng napakaliit na paghahati ng paggawa at pagre-resulta sa pagiging mahabang produkto at nakabatay sa pakikipag-ugnay na pakikipagpalitan sa loob at sa pagitan ng mga pamilya o tribo kaysa sa merkado at mga transaksyon. Class, dalawang bisis ko lang itong babasahin kaya makinig ng tumapo na tayo sa pangalawang katanungan. Blank, ang pag-aalipin ay kasangkot sa paggawa ng mga alipin at industry at individual na walang personal na kalayaan o mga karapatan at itinuturing bilang pag-aari ng kanilang may-ari. Blank, ang pag-aalipin ay kasangkot sa paggawa ng mga alipin na individual sa walang personal na kalayaan o mga karapatan at itinuturing bilang pag-aari ng kanilang may-ari. Pangatlo, inilalapat ng mga negosyante ang kanilang pinakamainam na paghuhusga sa mga kondisyong pang-ekonomiya sa hinaharap upang magpasya kung anong mga kalakal. Ulit, inilipat ng mga negosyante ang kanilang pinakamainam na paghuhusga sa mga kondisyong pang-ekonomiya sa hinaharap upang magpasya kung anong mga kalakal. Pang-apat, maaaring kasama dito ang anumang madiskarting mga pagpapaandar ng ekonomiya na nakakaapekto sa lahat ng mga mamamayan. Maaaring kasama dito ang mga anumang madiskarting mga pagpapaandar ng ekonomiya na nakakaapekto sa lahat ng mga mamamayan. Panglima, ang teoretikal na lakas ng ekonomiya ng isang lipunan ay maaaring ma-marshal sa pakinabang ng lipunan sa pangkalahatan.
ang theoretical na lakas ng ekonomiya ng isang lipunan ay maaaring ma-marshal sa pakinabang ng lipunan sa pangkalahatan. Okay? Class, pakipasa yung ano, yung sagot ninyo dito sa harapan. One, pakikolekta yung papel. Okay. Okay. Thank you, one. At dito natin to ilalagay. Ako na ang mag-check. So, ngayon, makinig ang lahat para sa takdang aralin. Magsaliksik sa internet tungkol sa demand at supply. Magsaliksik sa internet tungkol sa demand at supply. At isulat ito sa isang perasong papel. Tapos na ba, class? Naisulat niyo na ba? Okay. At ngayon ay nagtatapos na ang ating klase. Kaya, maaari na kayong umuwi. Subalit bago kayo umuwi ay i-arrange muna yung mga upuan ninyo. Pakitingnan yung sahig kung may mga dumi at yung mga papel ninyo na nakakalat ay ligpitin.